Okay, may bagong announcement pala. At about pa rin ito sa API issue. Hanggang ngayon, hindi pa rin makakonect ang wallet. At hindi pa rin makapag-send ng NFT to Union, mint new NFTs, at pati na rin pag-synthesis or return NFTs. At ito, babasahin ko yung sinabi ng admin dito. Hello Voyagers, first of all, we are sorry for take so much time for migrate wallet connect 2.x. During test, we found out that wallet connect 2.x is quite unstable in our game. Therefore, we are looking for other connect API. In conclusion, we will apply Unity's SDK. By applying Unity SDK, only MetaMask wallet is able to connect to Aqua Farm. Hope you can understand this decision. And again, we were sorry for take so much time. I will let you know as soon as we can fix our update maintenance period. Thank you. Okay, so ayan. Yung bagong announcement, yung sinabi ng admin dito sa Discord. Okay. At siya nga pala, minabasa ako ngayon lang. Ito. Okay, so ito gagamitan ko ng magnifying glass para makita. Okay. Ito muna. May nagtanong dito si Social D. Yung tanong niya, when will the withdraw function be unlocked? Okay, so ayan. At sumagot dito si Nirvana, siya yung community manager ng Aqua Farm. Ito siya. Ang sagot niya ay pretty soon. Ito. Okay. So, sa mga nagtatanong ulit kung kailan maa-unlock ang withdraw function, ito yung pinaka-updated na sagot, pretty soon. Okay, so malapit na. Pero, hindi natin alam kung kailan. Basta, ito lang yung sinabi niya, pretty soon. Okay, so ngayon naman ay mag-share pala ako ng tips kung saan ako tumatambay para mag-farm ng pearl. Okay, so dito, simulan natin dito. Okay, sa ngayon, dito ako tumatambay sa Worm Hellock Stage 8 Level 9. At gamit ko itong si Toga, wave type siya na Airy. At ang skill niya ay wave charge. Attack a single nearby enemy and multiple enemies on the same row, dealing 100% of attack power damage by wave attribute. At ito yung passive skill niya. Critical and defense power increase by 15%. Okay. So, ito. Ito yung pinili kong Airy kasi counter element. Okay. So, yung mga wave type na Airy ay malakas ang damage nila versus ground elements. Okay. Okay, so ito. At siya nga pala, malaking tulong din itong guardian ko kasi meron siyang buffs na ground reduction 5% or ground damage reduction by 5%. Okay, so ito. So, ipapakita ko lang. At dito ako tumatambay kasi 100% yung chance na nananalo ako sa stage na ito. At ito, bibilisan ko lang. Times 4 ko na para mabilis matapos. Okay, so ayan. At ayan, dito ako tumatambay. At yung pearl na nakokolekta ko ay 20.94. Okay. At dito muna ako tumatambay kasi yung matataas na stage ay may stage din naman na kaya niya gaya nito sa stage 9, kaso paminsan-minsan ay natatalo siya or kadalasan.
Gaya nitong Warm Hellac Stage 9. Okay, so ipapakita ko lang. Yung mga kalaban niya pala dito ay ice type na Airy. Ice type yung elements nila. At ito, kung mapapansin nyo, ay maliit na lang yung natitirang HP nitong si Toga. Okay, so kung mag-critical yung kalaban, may chance talaga na matatalo siya. Okay, so ayan. Pero sa ngayon ay nanalo. At ito, try natin sa ibang stage. Gaya nitong Warm Hellac Stage 10. Okay, dito lang ako sa level 1. At dito, merong 6 na kalaban. Okay, so papalitan ko yung placement niya para ma-attake niya agad yung tatlong nasa itaas. At wala pala akong guardian na pang-counter sa mga magma type, kaya ito pa rin yung gagamitin ko. Okay. So, ayan. Kung makikita dito, sobrang laki ng bawas ng kalaban. Kasi itong mga magma type, malaki yung damage nila laban sa mga wave type na Airy. At ayun, natalo na agad. Okay, so next naman. May isa pa akong spot na tinatambayan. Kaso nga lang, ay may chance na natatalo talaga ako doon. At dito yon sa outpost. Okay, so ipapakita ko muna itong stage 1 ng outpost. Yung mga kalaban dito ay wave type. Ayan. Okay. At dito sa outpost stage 2, mga ground type yung kalaban dito. Ayan. At dito naman sa stage 3 ay magma type. At hindi ko talaga kakayanin ito kasi malakas yung damage ng mga magma types sa wave type na Airy. Kaya dito ako tumatambay sa outpost stage 2 level 3. Kasi tatlo lang yung kalaban dito. Okay, at aayusin ko yung placement itong Airy. Okay, so tatlo lang yung kalaban. Pero may chance pa rin na natatalo ako dito. Okay, so ayan na. At kung mapapansin, mababa yung damage nila. Kasi counter yung elements nitong wave or malakas yung damage nitong wave type laban sa mga ground type. At kung mapapansin nyo, sobrang baba na ng HP. Pero may chance pa rin yan manalo. Ayun. Okay, at ito yung pearl na nakolekta ko dito. 25.28. Okay, so mataas yung mas maraming pearl yung nakokolekta ko dito. Compare sa Warm Hellac Stage 8 Level 9. Kaso nga lang, dito ay may chance na natatalo ako, kaya hindi na muna ako tumatambay kasi sayang yung stamina. Okay. So, yan yung mga updates sa ngayon dito sa Discord. At pag may bago naman, ay i-share ko lang dito sa channel. Okay? So, yun lang.